Hello, magandang umaga sa inyo lahat. Anyway, this is Shamo Raptors TV. And today's video, guys, no, is mag-update tayo sa ating yard. At ayun nga, guys, medyo pagpasensyahan nyo na. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng video. Kasi napaka-busy ko talaga sa work, guys. At yung pagbablog ko, isinisingit ko lang ito. At ngayon, guys, is papakita ko sa inyo yung mga manok natin dito sa yard. Ayun, kung ano yung mga nangyari sa mga manok natin. At bago natin simulan, guys, no, wag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, Shamo Raptors TV. And just click on notification bell para masundan nyo yung mga bagong upload ko na video. At anyway, shoutout ka pala sa mga bagong viewers at mga bagong subscriber natin, guys. Low shoutout sa inyo. At ayun na, simulan natin. Let's start! Guys, medyo mainit-init yung panahon ngayon, guys, no. At ayun, napakara na medyo marami-rami na rin yung mga native natin, guys. So yan, nagpaparami tayo ng native kasi napakasayang kasi pag shamo yung ihawin natin o kakatayin natin pang ulam. Kaya ayan, naparami ako ng native, guys. So may bagong pisa din tayo dito sa yard. Ito, medyo sumikip yung yard natin, guys, kasi may nag-recrap kasi dun sa ano, sa may unahan, dun sa may creek, sa malaking kanal. So yeah, ipapakita ko sa inyo bakit sumikip yung yard natin, guys. At ito yung mga bagong pisa natin, guys, oh. Yan. Yung native natin na manok. So guys, mapapakain siguro muna tayo ng manok, guys, no, bago kayo ipakita yung mga bagong manok natin dito sa yard. So tara, guys. So ayun na, guys, mapapakain na naman tayo ng mga native natin. So ito pala yung ginagamit ko na feeds, guys, Gylamax 2 Plus for maintenance na breeder ko. At yung sa mga broadcock ko naman na materialis, guys, is Enerton. Kasi ang Enerton kasi, no, is napaka-solid kasi ng katawan ng broadcock natin. At sa mga grower naman natin na chicks is GMP1. Itong GMP1 yung pinapakain ko kasi makapal yung katawan ng mga grower natin ng mga manok. At ano, mabango din siya. Yan, guys. So mapapakain muna ako, guys. Ay, napakarami na natin native dito, guys, oh. Hindi tayo magkaproblema sa ulam, guys, kasi gusto nating magkatay. Yan. So ito is advantage nito, guys, pag marami tayong alagang manok. Yan. So guys, medyo sumikip yung yard natin, guys, no, kasi yung ibang kulungan dun sa likod, guys, nilipat ko dito, guys, kasi may nag-construct kasi dun sa likod. Bali, nilagyan nila ng harang kasi lumalaki na yung kanal. Napasalamat din ako, guys, sa ano, guys, sa local barangay, sa barangay na official namin, guys, no, kasi inaksyonan nila kasi dun, guys, kasi akala ko hindi nila inaksyonan, guys, kasi lumiliit yung area natin. Pero ngayon is nirecraft nila dun at papakita ko sa inyo yung ano nangyari dun sa likod. So ito ang Gylamax 2 Plus for maintenance breeder na mga broodhen natin. Ito naman yung Enerton for broodcock natin, no, at broodstag natin. Papakain ako ng Enerton kasi napakasolid ng katawan ng broodcock natin. Ayan. So guys, papakita ko sa inyo yung mga broodhen natin. Ito pala yung tatlong broodhen natin na hook line at coding line, yung black tanaka natin na hen at yung mutako na white weedy natin na hen. So ito sila, guys, eh. Nangingitlog ito sila sa feeds, guys, kasi hindi ako nag-weed ngayon kasi napaka-busy ko talaga sa work, guys. At ito sila ngayon. At itong hen na ito is 4 kilos and ngayon is binawasan ko yung timbang para malakas ang umitlog. And as of now is nangingitlog siya. At yung itlog niya is niluluto ko lang, guys, kasi hindi nga ako nag-breed kasi baka mag-breed tayo useless lang kasi wala lang mababantay sa mga sisiw. Ayan. Ito yung hook line natin, guys, na broad hen. So pearl eye din to, guys. So tingnan nyo yung mata, guys. Napaka pearl. So wide body. Napaka kapal ng katawan. So maybe next vlog, guys, no, is pag-uusapan natin about dry feeding and wet feeding. Ano nga ba yung magandang ipakain sa manok na naka-wet feeding and dry feeding, guys, kasi napakalaming nag-ask sa akin kung ano daw yung magandang ipakain, yung dry feeding or wet feeding. So, guys, balik ko muna sa tulong, guys.
Ito naman yung Black Japanese Shamu natin na hen, guys. Ito naman yung Black Japanese Shamu natin na hen. So, tingnan nyo, guys, oh. Ano, bali yung pakpak niya is minsan say na ano, ready to breed na ito kasi yung pakpak niya, guys, oh. Bali, ano tawag dito is pusa na lang siyang gumaganyan yung pakpak niya. Yan. So, it means hindi dito bin. Nangingitlog ito ngayon, guys. Ito isa, guys. Oh, magandang hen. So, napakapal ng kilay, guys. At ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung father niya, ang father ng brood hen na ito. So, yan. Napakaganda. So, parang malapit na siyang mag-molt mo kasi yan, may mga balahibo na siyang ano, papalit na siya ng balahibo, guys. So, with, ano, black feet, dirty, ano, ang tawag ito, dirty legged. So, parang yellow na medyo may itim-itim. So, from nag-ask, may available pa tayo na mantle, wala tayong available na mantle, guys, no? At available natin, guys, is 3 months, 4 months. At may available din tayong bird cap, guys. So, ito, guys. Balik ko na sa tulungan. So, ito naman yung pure hotako natin na hen. Pure hotako hen, guys, with pearl. Ay, nangingitlog din ito ngayon, guys. Pero ayun nga, nangingitlog sa feeds. With wide body. Napakalakas napakalapad ng kanyang katawan. Yan, guys, tingnan nyo yung katawan, napakalapad. So, marami tayong materialis ito. Ipapakita po ko pa yung iba sa inyo. Ito naman, guys, yung anak ni Pudding na 4 months old. Ayan, for release din po ito, guys, yung black na hen natin. Ito. Ayan. So, papakainin ko muna itong apat, guys. Sila, guys, oh, napakalakas nilang kumain, guys, oh. So yung binibigay ko sa kanila, guys, is yung sakto lang din nila na maubos, kasi kung magbibigay tayo ng sobra, guys, ayun nga, baka mapanis yung feeds, mawalan sila ng pagkain, at yun yung reason na papayat sila. So yan, yung sakto lang talaga. So may nilalagay akong yan, guys, para yung handler ko is malaman niya kung gaano kadami yung binibigay natin sa mga manok natin. So yan, guys. Yan, oh, may nakalagay energy, sobra to nga. So yan, guys. So yan, may nakalagay. So hindi na malilito yung handler ko, guys, kung gaano karami yung ipapakain namin sa kanila. Kasi pag on duty ako, siya kasi napapakain. So ito naman yung Brazilian salmon natin, no, na kinocross natin sa native. Bina-upgrade ko siya sa native, guys, para kasi pag naka-pure native kasi tayo, guys, no, is matagal-tagal tayong ano, matagal-tagal nating makatay yung pure native, guys, kasi matagal silang lumaki yung mga native. Kaya nag-upgrade ako, bumili ako ng pure Brazilian, at yun kinacross ko sa mga native natin, guys. So, guys, magpakain tayo ng pagkain natin dito. Under Gohan line. May Gohan line tayo na brood hen dito, guys. So yan, ready to breed. As of now is, guys, is nangingitlog ito, guys. At yun yung bake niya, guys. Oh, napakaganda ng bake niya, short bake niya. So maganda din yung forma ng mukha niya. To, tingnan nyo, guys. So yan, yeah, ready to breed na din siya kasi yung pakpak niya is kusa na lang bumubuka. Yan, guys.
Maraming salamat pala sa mga bagong viewers natin. Masaya ko guys kasi umabot pa tayo ng 1,000 subscriber kahapon guys. Ito din yung isang broadcast natin na si Fukuda. Yo, yung mga bagong viewers natin oh. Sa hindi pa kilala sa isang broadcast natin, ito na pala si yung Fukuda line natin. So, look at the face of Fukuda guys, no, napaka-authentic talaga na line na ito. So, si Fukuda guys is, ano ito guys, Gohan line, made by Sia. Yan. So, napaka parang malapit ito mag, ano, malapit na itong mag 5 years guys. So, napakataas ng kanyang tahid guys, oh. At hindi ko na breed, hindi ko siya na breed ngayon guys kasi naka-on mode siya guys. Yun yung guys yung balahibo niya. Marami yung mga ano, nagpalit yung mga balahibo niya guys. So tingnan niyo yung leeg niya oh, nag-mode siya. Hindi kasi tayo pwedeng mag-breed guys pag naka-mode yung materialis natin. So ito nga pala sa mga bagong subscriber at mga bagong viewers niyo, nakita niyo na talaga yung mga manok natin guys. Yun yung guys. Yan. So uy, aray, sakit. Mga ito naman yung tingnan nyo guys, kagat guys, napakasakit. So ito na pala yung anak ni Fukuda. Ito yung anak ni Fukuda guys. Tingnan nyo guys. In this, 6.5 months old. So, with short beak. Tingnan nyo yung beak niya. Baba yung beak niya. Bilog yung ulo niya. Wide yung body niya guys. Tingnan nyo yung body niya. Napakaganda ng katawan niya guys. Oh. Yan. Medyo nahirapan tayong mag-video guys. Kasi wala tayong videographer. Kasi pinutbol ko yung dating caretaker ko dito sa yard guys. Kasi ayun nga guys, minsan hindi niya pinapakain yung manok. Sakto naman yung sahod na binibigay natin sa kanya guys. So yun, yan. Ganda guys no. Ito nga pala yung stag na guys, is for release ko ito, anak ni Fukuda guys. Guys, ito nga pala si yung pudding natin na broadcast guys. So yan, ito si pudding. So yung may nakita kayo na broad hen kanina guys na kulay itim, yun yung mga anak niya guys. So ito yung father niya si pudding. And directly acquired ko po ito no, kay direct acquired ko po ito kay Bro Anthony Balili na isang breeder ng original Japanese na Tanaka. So ito, napakalaki ng ulo niya guys. Pearl eye. So as of now is nakamot siya. Yan yung balahibo niya. Napalitan yung mga balahibo niya oh. May mga bagong ano, bagong tubo sa balahibo. So hindi sa pwede may breed guys. So 2 years old po ito ngayon guys. 2 taon na itong broodcock na ito. At yun na, napakaganda. So sa mukha pa lang guys, makita nyo na talaga yung authenticity ng pure shamu. Ganda. So, guys, may 2 black hen tayo dito na anak ng arko natin ng huta. Oh, napakaingin ng manok, guys. May manok tayo dito, 2 guys. Itong itim guys is anak ito ng isang hutako na arkon broodcock natin no. So ipakita ko sa inyo si arkon natin na broodcock guys. Ito yung ito yung pure hutako natin na black guys. Ito yung anak ni arkon na broodcock natin. So guys, tingnan nyo guys, napakaganda ng mukha. Pearl eye din ito. And yan yung body, ni-reduce ko yung pagkain na guys kasi hindi siya nangitlo ngayon guys. Ayan, so ganda ng katawan. Ayan, skip yung yard natin guys. So may nakasulat dito guys,
Para yung ipapakain natin ng manok is hindi malilito, guys. Tingnan nyo, guys. So guys, ito naman yung isang hen natin na anak pa rin na aircon, guys. Kulay black, guys. So kita nyo yung katawan, guys. Napakalapad. Wala kayong makikita matulis dito sa dibdib niya. So it is to say, yung manok natin is mataba. So advice ko nga pala, guys, no, lalo na sa mga nagbe-breed, guys, huwag niyo masyadong patabain yung brood hen niyo kung baka hindi ito mangitlog. Pero itong dalawa, guys, is nangitlog ito sila, guys. Ayun nga, guys, sakto lang yung ibibigay natin. Tingnan niyo yung mukha, guys, yung napakaganda. Ayan. Op! Ayun. Paganda ng mukha, oh. Ano? Yung bag na tutulungan, guys. So guys, ito yung tatlong broadcock natin. Si Tsunami Junior, si Arcon nga broadcock, at itong anak ni Fukuda na kulay-pula na broadcock, no? So, huwag natin tutulungan. Medyo mapintas ito, guys. Nga nagat. So, yan. Ganyan nyo, guys, napakagandang manok, guys. Ayan, so sa nakikita nyo, guys, yung comb is napaka napakatayo yung comb niya. Kasi yung mga nakaganyan, guys, parang nakakross, nakasiyan, guys, kung nakatumba yung comb niya, guys, no. So anak ko ito ng Tsunami ko, guys. Yung Tsunami na broadcock ko is pinahiram ko kay Brolotex Tigian, yung isang shipper na taga Davao, guys. So pinahiram ko sa kanya. So ito, anak na ito, guys. So as of now is isang taon na 1 year and 2 months itong broodcock na ito. So hindi pa rin siya nakabreed, guys. So manitib tayo. Manitib tayo ang itlog ito, guys. So napaparami tayo ng itlog. Ito naman, guys, yung pure hotako natin na broodcock, guys. So napakaganda, guys. So yung dalawang black hen yun, bali anak niya na yun. Yung ginamit ko na brood hen, yung mother ng dalawang brood hen na yun is kaya itim. Itim yung lumabas, guys. So ito yung pure hotako natin na broodcock, guys. So tingnan nyo yung mata. Pearl eye po yung mata niya, no. So nakatayo din yung comb niya. At itong broodcock na ito, guys, is malakas siya magbigay ng pungkan na color, guys, no. So tingnan yung body niya. So ito, guys, is malapit na itong mag 3 years. Pero yung mukha niya, guys, is parang 1 year pa lang. So it means to say maganda yung pag-aalaga natin sa ating mga manok. Yan. So itong balit yung mga broodcock ko, guys, no, is ang maintenance nila is inerton. One of the reasons sa kasi niya inerton yung pinapakain ko is napaka-solid ng kanilang katawan, guys. At parang hindi sila basta-basta maawa ng sakit, guys. Ito naman, guys, yung anak ng Fukuda line natin, no, yung pag nakita ko sa inyo yung big head kanina, yun yung father niya. At ito naman, guys, yung bali, ito yung anak niya, guys, sa kulay pula. Bali, yung mga kapatid ng broodcock na to, guys, no, is na ship ko na sa Cebu at Manila, yung mga buyer ko. Anyway, shout out ko pala sa mga dating buyer ko, no, sila Boss Alan. So ito, so tingnan niyo yung mata, guys, napakaputi ng kanyang mata, guys. Pearl eye po yan. So yan, may at ipapakita ko sa inyo yung mga stag natin, guys, ng mga anak nito, guys. Yan. Kasi na-breed ko ito. Ito yung ginamit na broodcock ko last bago ako nag-start ng breeding. So, ito na tulungan, guys. So, guys, ito nga pala yung isang broodcock natin na Sea Lion, guys. So, ito, guys, yung Sea Lion natin na broodcock. Then, na-acquired ko ito kay Bro Jor Kaini, yung isang breeder din ng kaibigan natin. Ha? So, tingnan nyo, napakaganda. So, for release din ko po ito. Yan, ganda ng broodcock na ito, guys. Kulay itim,
Maganda din yung tayo niya, guys. Tingnan niyo, guys. Yung tayo niya. Napakaganda 'yan, oh. Ayun. Ganda ng kulay, na bakintab. Napakaganda. So, bago lang po 'yan ng 14 months old. Ayun. So, papakita ko sa inyo yung mga brood hen natin. Ayun. Naman yung black hen natin na anak ni Pudding. Anak ni Pudding, yung pinakita ko sa inyo yung broadcast ng malaking ulo na kulay itim dun kanina, guys. So ito yung anak ni Pudding. So nangingitlog din ito ngayon, guys. Napakapal ang kanyang katawan, guys. So tingnan nyo yung dibdib nyo. Yan, napakaganda. So ililitlog din ito, guys. Napakaraming itim ko na napakarami ng black natin na hen, guys, no? At ayun, may pinahiram pa ako na mga guys, 8 pieces na brood hen din sa mga mga bidir din natin na kaibigan. Pinahiram ko sa kanila, guys, kasi ayun nga, guys, napaka-busy ko talaga, guys. At ayun, ang ginawa ko is parang pinahiram ko lang muna yung mga brood cock natin, baka kung sakaling magbalik tayo, mag-breed tayo ulit, guys, is kukunin ko yung mga materials na pinahiram ko. So naman, guys, is yung gohan line na broad hen natin. So guys, yung gohan line na broad hen natin. Yan. Is napakaganda na ng kanyang katawan, guys, oh. Katawan niya, napakintab ng balahibo niya. Pearl eye din po yung mata niya. Napakaganda yung form, yung hugis ng ulo niya is napaka bilog. So nakuha na, nakwag ko ito kay Max Amulay. At ito is undergohan line din po ito ng hen na to. So doon natin tayo, papakita ko yung mga pulit natin at yung mga stag natin, guys. So tara. So guys, ito nga pala yung tatlong pulit natin, no? So ito yung anak ni Arcon na pure Hotako, at may dalawa din tayong pure black na Japanese Shamu Tanaka, no, na anak ni Pudding. Yan na, guys, ang ganda ng mga mukha, guys. So pa lang po ito, bago lang sila nag 5 months, guys. Yan. Yan, guys, ang ganda nila, guys, oh. Kita sa mukha yung quality, guys. So ang pinapakain ko sa kanila, guys, no, is GMP1. At ang ginagawa ko, guys, is nilalagyan ko ng tubig. Naka-wet feeding kasi ito sila. Yan, guys. So meron pa tayo dito pulit. May pulit din tayo dito. Ito, guys, anak ni Fukuda. So this is a 3.5 months old na black pulit. So ang ganda ng mukha, guys. So yan. Wow, sobrang ganda. At meron din tayo dito mga Hotako na pulit. So look at the face of our pulit. Napakaganda ng kanilang mga mukha, guys. So yan. At 5 buwan pa lang po ito, at maybe after 2 months pwede na itong i-breed. So ang pinapakain ko sa kanila, guys, is naka-wet feeding din po ito sila, GMP1. Para sa nagtatanong bakit naka GMP1 pa rin sila kahit malaki na sila, kasi sa akin, guys, hanggat malakas pa silang kumain ng GMP1, hindi mo na ako mag-change feed, kasi maganda naman ang resulta ng katawan nila, guys. Napakalapad. So yun, nakita nyo sa mga mukha nila, guys. So sobrang ganda, guys. Yan. Yan. So we also have a native here. Meron din tayong native dito. So yan, hindi talaga mawawala yung native. Tingnan nyo yung yard ko, guys. Napakapal na ng damo, guys. So we have to clean our yard. Napaka marami ng damo. So kailangan tayo mag general cleaning. Yan. So sobrang ganda, guys, no. So papakainin ko muna ito, guys, kasi hindi pa sila nakakain. Yan. Yan. Sobrang ganda. So guys, ito yung pinapakain ko sa kanila, guys, yung GMP1. Ang ginagawa ko, guys, is nilalagyan ko ng tubig. Ito yung pinapakain ko sa mga 5 months old natin na mga pulit at mga stag. Yan. So ganito yung kabasa yung pinapakain ko, guys, para madali lang nilang nunukin yung feeds. So yan, guys, naka-wet feeding sila. So yan. Tara.
ko sila guys. Yung pinapakain ko sila. Medyo lugaw yung pinapakain ko sa kanila guys. Pero hindi na po ako na naglalagay ng tubig guys. Pag nakawit feeding po yung manok natin, hindi na tayo maglalagay ng tubig. Kasi pag masobraan po sa tubig yung katawan ng ang katawan ng manok natin, baka mag-cause po yan ng sipon. So yan. So punta naman tayo sa dun sa mga stag natin. So guys, yan po yung mga stag natin, no. So papakainin na natin sila. So this is a 5 months old pure Japanese shamu. So tan. Ay, dito na sila, guys. Sobrang pakalapad ng katawan nila, guys. So basta naka-weight feeding sila. So tingnan niyo yung katawan niya. This is 5 months old. Wala pa rin po silang tahid. So batang bata pa po ito, guys. At may dalawa po akong stag na i-release, guys. Ayan. So i-update ko na kayo next sa yard natin. So yan yung mga stag natin. Ang gaganda, oh. So naka-weight feeding sila, guys. Naka-range sila para mas matibay yung buto nila. Basta naka-range kasi. Hindi sila nag-aaway, guys, kasi since bata sila, hindi sila nakahiwalay. Yan. So, yun yung yard natin, guys. So, sa hindi pa nakakita, yan yung yard natin. So, andun nakalagay kanina yung mga pulit at yung mga pulit natin. Aircon line. So, ito. Medyo sumikip yung area na dito, guys, kasi, guys, yung mga kulungan dun sa likod, nilipat ko dito kasi nirecrap yung malaking kanal doon. So ito yung mga kulungan. Kasi dati, guys, wala pa po dito nakalagay. Dito nakalagay. Yan kulungan na yan. Doon yun sa likod. So mayroon tayong native dito. So mayroon din tayong mga bakanting kulungan. Yan. Hindi talaga mawawala yung native natin sa yard, guys. So yan. Yan yung Brazilian shamu natin. Ang ganda ng Brazilian shamu natin, guys. Yan yung mga broadcock natin kanina na pinakita. So, ito yung dahilan, guys, na bakit nilipat ko yung mga kulungan ko doon sa harap. Kasi dati, guys, dito yung nakalagay, guys. Kaya malaking kanal kasi dito sa likod. Yan yung kanal, guys, oh. Yan. So, napapasalamat ako sa local, ano namin, guys, official, guys, mga barangay officials, kasi ginawa nila ng action, guys, kasi yung dati, guys, is halos kakainan na yung lupa dito, guys, yung hindi pa nilagyan ng riprap, lumaki yung kanal, kinakain yung lupa, hanggang yung mga kulungan ko is unti-unti ko nang nilagay sa harap kasi baka mahulog dun sa malaking kanal. Ngayon, nirecrap na, guys. Ayan na, guys. So maybe next week is ita-transfer natin, guys, pagka matapos na yung pag-recrap dito. Yan yung mga tao, guys. So yan. So yan yung mga kulungan natin. Medyo marami ng damo, guys, kasi hindi masyadong na-maintain kasi napaka-busy ko sa work, guys. Ayan. So maybe tomorrow siguro maglilinis tayo. So yan. Yan yung update natin sa yard, guys. At may nakalagay din tayo mga ano, guys, o kung baka gaano karami yung napakain natin para hindi malito yung pagpapakain natin ng manok, guys, kung naka-duty ako. So yan. So yun yung baboy namin, o. Baka next week kakatayin na yan. So yan lang muna yung update ko sa yard, guys. At anyway, shout out pala sa mga bagong subscriber natin at mga bagong viewers. So guys, yun lang muna siguro sa araw na ito, no, at medyo pagpasensyahan nyo na may mga parts sa video na parang hindi nakafocus sa manok kasi wala po tayong tagahawak ng ano ng cellphone, wala tayong videographer. And maybe next vlog is ano, magsuyo ako sa bagong hire natin na papakain ng ating mga alagang manok. At anyway, shout out nga pala sa mga bagong viewers at mga bagong subscriber natin. Shout out kina Sir Agibmo Etaner, Sir Brian Cabreros, Sir Reed Falcon Shamu, Sir Ryan De La Rosa, Police IP, Sir MLL Shamu, Sir Denzel De Lumpa, Ma'am Trisha Ann Baino,
Sir Lix Husain, Sir Gifford Hunyo, and Ma'am Chanli Molo. So, yun lang muna siguro guys, no? At shout out sa mga hindi ko na shout out at sa mga bagong viewers, shout out sa inyo. Maraming salamat and God bless.